Yeah, what's up mga solid good job? Ngayon, tutuloy na namin ang misyon na dapat na nakaraan pa namin ginawa kasi papaliguan ko na naman yung mga dogs natin, si Lexi pati si Ross, dahil ilang araw na silang wala pa na namang ligo and kailangan nila daily naliligo. Ay, weekly pala. Dapat 2 times a week sila naliligo, kumbaga 2 beses sa isang linggo kasi nga nasa loob sila ng bahay. At ang gagawa nun si Polo Hits dahil nga hindi pa tayo pwedeng mapagod dahil nga mabilis pa tayong mapagod mga gujab. Gusto ko na nga mapag-basketball sana eh. Kaya inuunti-unti ko galaw para masana yung lungs ko na bumalik sa dati. Ano, sineself-healing ko lang yung sarili ko mga gujab. So yun, hintayin na muna natin si Polo Hits para mapaligoan yung mga dogs ko. Sana hindi umulan. Dahil pag umulan, sisipunin yung mga aso. Pero kailangan na nilang maligo. Tutuyuin na lang natin sila agad pagkatas nila. Excuse me po. Dahil gatas ko lang kumain. Yun nga, basta pagkatapos nila maligo, tatwalyahan naman natin yung mga aso natin para hindi sila mababad sa basa. So yun, wait lang mga gujab. Check! Sorrento 1 hanggang 5 baby. 5 baby. Yun mga gujab, tara baba na tayo. Dahil andun na daw si Polo Hits. Ito na si Dopo. Ay, si Ross. Lalabas na din yan. Kasi papaliguan na sila. Smiin, yung mga kuya ko nandun sa labas. Tingnan natin sila kung sino-sino sila. Uy, isa yung pinto! Polo Hits na mag... kaso full mo ang uulan. Di ba vlog ko to? Kasi wala na akong ma-upload eh. Ross! Daanin mo siya, Ross! Pasok ka! May ipit pa eh. Hindi yan, nagkatakot na takot. Tanginan yan. Alis yan. Marunong ka ba, Paul? Ayan. Parang di ka na marunong eh. Alam niya lalabas. Mababasa ka dyan, Kuya Je. Pag nagpaligo na si Paul. Okay lang. Ay, di ka naman kasi marunong eh. Okay, tutungan mo lang na camera. Oo nga. Ako muna mag-umpis ha. Okay. Para may idea si Paul H. Mukhang inaantok pa eh. Uulan na eh. Ulo muna kasi dapat, mga pare. Hindi, ulo talaga dapat. Para di sila mailap pa. Sabayan maligo. Sulitin ng araw, yun lang aming gagawin. Discarded with my homies, bawal talo laging win. Sa kanto pumuposte hanggang ating gabi. Kung ano aming kitain, laging hati kami. Buhay sa kalsada, ang hirap hiwalayan. Utak na makitid, sa amin walang tiwala yan. Mapanghusgang mata, ang tingin sa amin ay adik. Pero todo kayod para pera ay arabic. Ikaw para man tayo, makikita mo kung sino may lakas ng loob. Patakaran, aming sino ay lahat sila ay pusi. Pwera lang kami, walang time maging juicy. Perang madumi, basta tahimik lang. Di kumbibig parang manika. Loko na lalaman kung siya'y Judas o Manega. Storya parang GTA, nilagyan lang ng beat. Pag maguluhin na hanap, lalagyan po ng beat. May? Kami ay wild dogs, walang tali at malaya. Kahit anong pagsubok, mandaanan namin kaya. Bumabalik lang kung kailan namin gusto. Kami ay wild dogs, wild dogs. Malilim sa aming hanggit ba at singit-singit, sinasabon, bumubula. Ano yan, tutorial yan kung paano magpaligo ng aso. Oh, talaga mas gusto ko nagpapaligo sa mga yun para perfect eh. Banlo na, banlo na. Tiko mo natin ko. Ang dami garapats. May mga nakita na naman kaming garapats kay Ross. Kailangan niya na namang isprayan ng bedcore. 1 week na kasi itong wala na naman ligo eh. Pero sa bedcore, tanggal mamaya yan. Yun mga good job. Tapos ko na rin suklen si Ross. Mukhang e-etches na siya kasi paikot-ikot yun. Pinapatuyo ko lang. Tapos si Paul Luitsen, si Lexi, yung ginugupit. Ano, pinapaliguan, ginugupit ang tuloy.
Yan, paligo na si Lexi. Nagpoop na nga to. Ay, nailan sabon na? Dalawa. Dalawa na banlaw na yan. Ito, patuyo na rin tong isa natin. Gusto na mag-ikot eh, oh. Ito, papaliguan. Huliin natin yan namaya. Para makaligo si Dope Skirt. Wild dogs yan eh. Ging-ging na si Lexi. Fresh, yabang. Kailangan tuyo na tuyo kasi makulimlim eh. Para mabilis sila tuyo. Hindi sila sipunin. Hirap pa naman sinisipon din yung dogs. Para may anak na yun to. Responsibilities. Kasi si Lexi pag ginagano mo, nilalambot eh. Gustong-gustong may tuyo siya eh. Basta kakakami eh. Muna yari ka kay Paul yan. Mas mahaba ako ni Lexi kaysa Iris eh. Pakita nga kay talent ni Lexi. High five. Good girl. Tawagin ko na si Dope dahil papaliguan ko na siya. May kalaro sa dulo eh no. Shhh. Pimingay Dope. Papaliguan sana namin eh. Mga gujab, katas ko lang magmap sa loob tapos espere na natin ang vetcore sila Lexi tsaka si Ross para sa anti-garapata. Ayun na sila. Nag-iingay na. Tapos si Ro, si Dope, hindi ko nahuli. Ayun sa dulo. Ayaw maligo. Kaya espere na natin sila Ross na ito. Ang ingay na nila. Wait. Kailangan mo ito para hindi ka garapatain. Good boy. Yung aso ko lang ginagastosan ko. Bukod sa sarili. Si Dope ayaw magpahuli. Tapos suklay para makalat yung spray natin hanggang sa pinakabalat nila. Pasok na natin sila. Unahin ko na si Ross dahil pinakamahapit. Kargayin natin. Sino yung talo? Ano sila? What's up, dog? What's up? Tapos ngayon, papakain na muna ako ng isda dahil goods na yung mga dogs. Ayan na, nag-trip na sila. Hindi. Hindi, paitaan niyo yung kakulitan niyo. Yo, what's up, mga gujab? So, all good na nga yung mga dogs natin. Oops, malabo ang camera. Wait lang, pupunasan ko lang. So, yun, okay na. Ngayon, papakainin ko lang itong mga pishda natin. Buksan lang natin itong likod para maliwanag. Tara mga gujab, pakainin natin sila tapos tapusin na natin itong video. So yun mga gujab, goods na. Nabukas ko na yung likod. Tapos pakainin na natin sila. Ito lang ipapakain ko mga gujab. Oh, ito. Feeds, kasi wala na tayong live foods. At marami akong ganito. Yun po, meron pang isang stock doon. Ito marami pa. Tsaka i-out na nga natin itong mga isda natin. Pakainin lang muna natin tapos para matapos na yung video natin para mapagpahinga na tayo. So yun, wait lang mga gujab, pakain tayo. So pagpapakain pala ng isda mga gujab, hindi talaga yung marami. Kahit feeds yung pinapakain nyo, dapat kontrolado nyo para hindi ma-overfeed. Sakto lang ibibigay nyo para hindi ma-overfeed yung isda. Kasi mahirap matunawan ng mga betta fish mga gujab eh. Kaya kung mapapansin nyo sa lahat na nag-aalaga ng betta fish, hindi nila, lagi nila sinasabi na huwag marami ipakain sa betta fish.
Kasi pag na-overfeed, mahirap matunawan. Pwedeng mamatay. Kasi ito naman yung mga nandito. Pawisan ako kasi ang init mga Gujab. Ito pala yung daily routine ni Gujab everyday. Ganito ginagawa ko everyday. Kahit sa likod ng camera. Busy tayo sa mga alaga nating isda at aso. Tsaka sa mga iba nating gawain. Kaya ayoko ma-hospital mga Gujab kasi marami yung matatambak na gawain tulad ng ganito. So yun, tapos na tayo magpakain. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At click nyo na notification bell para lagi kang updated. Peace out mga Gujab.